Sabi nila, kung may makikilala ka na isang tao na biglang nagpatibok ng puso mo, sasabihin nila na masasaktan ka lang. Bakit ganun? Dapat bang laging nasasaktan? Hindi naman dapat masaktan kung magiging tapat kayo sa isa't isa at kaya niyong tanggapin ang kahit anong kakulangan na hindi kayang punan ng mga taong hindi nararamdaman kung ano ang mga bagay na tunay mong nararamdaman. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa paglipas ng bawat sandali, iniisip ko pa din kung ano nga ba talaga yung nararamdaman ko. Magulo pa kasi sa isipan ko ang lahat. Basta ang alam ko, masaya ako. Dito nga matutulog si Cairo sa bahay eh. Kaya lang, ang kulit ni Cairo. Lalo na kapag numingiti ako. Ewan ko ba sa kanya? Parang kinikilig na ewan. Uy, Cairo, umayos ka nga. Bakit ba kilig na kilig ka masyado? Eh kasi naman Taki, bakit ba ganyan ka kung gumiti? Nakakatunaw, tapos parang nagpapakyut. Cairo, sadyang cute lang talaga ako. Crush mo nga ako kaagad nung una pa lang tayong nagkita. Oo na, inamin ko na yan sa'yo, diba? Pero Taki, hindi porket crush kita eh. Gustong gusto kita. Eh, bakit naman Cairo? May iba ka pa bang crush? Dapat ako lang. Nakakainis ka naman. Diba, dapat ako lang? Taki, wala, ano ka ba? Wala naman akong sinasabi. Nag-iinarte ka agad. Alam mo, matulog na tayo, Taki. Sige, Cairo. Pero, wala ba tayong gagawin? gagawin na ano, Taki? Ano ba yan, Cairo? Kunwari ka pa, gusto mo din naman. Wika ko. Natawa na lang talaga si Cairo. At ayan, habang nakahiga ako, nagtungo na siya dun sa may bandang gitna. Kakain na siya. Kaya lang, biglang may kumatok sa pintuan. Agad namang bumalik sa pagkakahiga si Cairo at ako. Binuksan ko muna ang pinto. Pagkabukas ko, la, si Kuya Elias pala. Tapos, hinila niya bigla ang tenga ko. Ang sakit, grabe. Aray ko, Kuya Elias, bakit ka nananakit? Paano di kita sasaktan, Taki? Halos di mo na iniuwi ang kapatid ko ah. Oo nga. Sige, kunin mo na, Kuya Elias. Pero, tara na. Muwi na tayo. May bahay ka, kaya doon ka matulog. Kuya Elias naman eh. Nagkukwentuhan pa kami ni Taki. Aba, Cairo, di na ata natapos ang kwentuhan nyo. Tara na. At ikaw naman, Taki. Bakit tigas na tigas yung titi mo? Bukol na bukol ah. Wala to, Kuya Elias. Sige na, iuwi mo na si Cairo. Pero bukas, sasunduin ko ulit siya. Taki, good night. Bukas na lang ulit.
wika ni Cairo na yun. Inakbayan na ng kuya niya at papauwi na sila. Gusto ko sanang halikan muna sa labi si Cairo. Kaya lang, di ko magawa. Pero may ibang araw pa naman. Eto, pinagmamasdan ko lang sila habang papalayo. At si Cairo, lingon ng lingon. Ang cute eh. Parang ayaw pa umuwi. Itatanan ko na lang ulit siya bukas. Kaya nung makapasok sila sa kanilang tahanan, bumalik na ako sa silid ko. At eto, ilang saglit pa, may nagchat na sa akin. Namiss ata ako kaagad ni Cairo. Kaya lang, pagkabukas ko ng chat, alo, si Kuya Elias pala. At ang sabi niya, matulog ka na. Dahil matutulog na din si Cairo. Ay nako. Kaya ito, matutulog na ako. At nagchat na din si Cairo ng good night. Kaya ayun, nag-good night na din ako. Hindi ko man kasama si Cairo ngayong gabi. Ang mahalaga, naging masaya ako. At alam kong masaya din si Cairo. Nasasabik na tuloy ako sa pagsapit ng bukas para magkasama na ulit kami ni Cairo. Kaya pinilit ko na talagang matulog. Ipinikit ko na ang mga mata ko. At nang muli kong buksan ang aking mga mata, napangiti na lang talaga ako. Kasi umaga na pala. Pagbangon ko, naligo na ako kaagad. Tapos inayos ko na yung sarili ko. At eto, lumabas na ako ng bahay at nagtungo na ako sa bahay nila Cairo. Kaya lang, bakit kaya parang walang tao? Nakalak ang gate, tapos sarado ang mga bintana. At wala yung isang sasakyan nila. Pero para makasigurado, tumalon ako sa bakod. Diretso sa likod ng bahay. Sabilip ako sa loob. Walang tao. Pati mga bintana ng silid. Wala ding tao. Nasaan kaya sila? Kaya ito, umuwi na ako. At pagbalik ko sa silid ko, hinawakan ko ang telepono ko. At ito, nagchat pala si Cairo. Taki. Aalis kami na kuya at papa. Pero babalik din kami kaagad. Huwag mo akong mamimiss. I love you. Napangiti na lang talaga ako dahil sa chat ni Cairo. Ewan ko ba pero parang sasabog ang puso ko sa sobrang saya. Kaya naman, nagchat na din ako ng ganito. Uwi ka na. Miss na kita. Asawa ko. At nung mag-send na, ay naku, ewan ko ba? Pero sobrang saya ko. Kinikilig ako na, ewan. Kaya lang, di na online si Cairo. Hihintayin ko na lang ang pagbabalik niya. Pero, may gagawin muna ako. Teka, ipupuntahan muna ako para pagbalik ni Cairo. Gusto kong mapangiti siya sa regalong ibibigay ko sa kanya. Alam kong magiging masaya siya. Teka nga, at kukunin ko muna. Sige nga, hulaan niyo kung ano ang ireregalo ko. I-comment niyo nga.